Hello guys, welcome back to our channel, Dr. Hi guys, Lorax Channel here. Ayan, isang araw na naman Lorax Channel, no? Isang panibagong araw na naman sa ating mga buhay-buhay. Mm-hmm. Ayan, by the way, bago tayo mag-umpisa guys, sa hindi pa po nakasubscribe ng aming channel, click the subscribe button. Yes, of course, at of course, huwag niyong kalimutan, ano pang i-click ni Lorax Channel? Notification bell. Palike, comment. Subscribe and... Kung may natutunan kayong leksyon dito at dapat siyang ka-share-share, please do share din po. So Lorax, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? It's all about respect, guys. Sa Tagalog, respeto. Or paggalang. Tama. Alam mo kasi, Lorax Channel, ang respeto po talaga ay isa sa napakamaraming bagay or aspeto sa ating buhay na dapat natin bigyan ng pansin. Hindi lang dapat bigyan ng pansin, kung hindi dapat ito ay matutunan natin at i-apply natin sa ating mga sariling buhay. Mm-hmm. Pero ano nga ba ang salitang respeto, Lorax? Mm. Respeto, 'di ba sa English, respect. Ginugol mo ba 'yan? Respect means a feeling of deep admiration for someone or something elicited by the abilities by their abilities, qualities, or achievements. In short, paggalang, guys. So, ibig sabihin, Lorax Channel, kahit saang school ka man nagtapos, or anong kurso man ang natapos mo, o kung anong taas man ang naabot mo or narating mo sa pag-aaral mo, kung ikaw po talaga ay walang respeto, wala ka pong karapatan na sabihin na ikaw ay isang edukado. Dahil daig mo pa ang isang taong walang pinag-aralan. Sabi nga nila, kung gusto mong respetuhin ka ng iba, respetuhin mo muna ang sarili mo. Tama, Lorax. At saka respetuhin mo rin sila. Tama. Yun nga ang sinasabi na respect begets respect, no? Pero sino-sino nga ba, Lorax Channel, ang respetuhin natin? Of course, lahat. Lahat, tama. So dapat baguhin natin ang katanungan na yan, guys. We are going to rephrase that question. So dapat pala, saan nga ba magsimula ang respeto, no? Siyempre, mag-uumpisa po yan sa ating sarili, no? Dapat ito ay magsisimula sa atin, katulad ng pagrespeto mo sa mga magulang. Tama. Sa iyong mga magulang, I mean. Sa mga nakakatanda. Sa mga nakakatanda, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan. At sa kapwa, no? Sa mga kasamahan sa trabaho. Kahit sino. Kahit sino nga. If respect is within you, kahit sino ka man, ikaw ay magiging isang ehemplo. Tama, Lorax Channel. Mahirap ka man or mayaman. Mm-hmm. So let us put in ourselves na ang respeto po talaga ay nagsisimula sa ating mga sarili. Mm-hmm. At paano nga ba ito makukuha, Lorax? Hindi mo yan nabibili. Tama, we cannot buy that one with money. Mm-hmm. Ito po ay kusang ibinibigay sa iyo sa mga tao sa paligid mo. No, mayaman ka man or mahirap, kung ikaw ay karespeto po talaga, ikaw ay rerespetuhin ng mga tao. Mm-hmm. And you will earn it for free. Mm-hmm. Respect is also one of the greatest ingredients in any relationship, no? Lalo na sa mag-asawa. Mm-hmm. Hindi sapat ang pagmamahalan lang, kailangan din ng respeto sa isa't isa. Tama. Such will make your relationship longer. And stronger. Yeah, and it will last for a lifetime. Mm-hmm. No? So, pero Lorax Channel, sa bawat relasyon, sa mga tao sa paligid natin, kahit alam na natin kung ano ang respeto, may na-observe pa rin tayo at may nakikita pa rin tayo na nag-aaway-away, hindi nagkakaintindihan, nagkaroon ng misunderstanding. Mm-hmm. Ito po dahil ang bawat tao ay may mga sariling pananaw at sariling paniwala. Mm-hmm. Pero itong mga pananaw, itong paniniwala sa buhay natin ay kailangan din ng respeto, no? So, kung meron lang tayong respeto sa isa't isa, I'm pretty sure na matiwasay and very order ang ating mga relasyon sa bawat isa, kung sino man yung makasalamuhan natin sa buhay. Yes. So, let us respect. So, maraming salamat po. At respeto lang po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat and God bless us all. Thank you guys. Hopefully may natutunan kayo sa short na sharing namin na ito bilang isang mag-asawa.